Yan, pangalawang pick. Lalaki, yung una, babae. Ayun, may isa pa. Ayan, magandang araw sa inyong lahat, mga kabukid. Ngayon ay hapon na, no? Alas 4:30. Ayan, sa ngayon, inaabangan natin yung isa nating inahin. So, due date niya ngayon, no? So, hintayin natin, maanganak niya ngayon. Tingnan natin kung maanganak ngayon. Ito na pala yung isang ano, yung pang-anim na araw ngayon na simula ng mga anak to. Nakita niyo nung huling video ko na nagkapunta tayo ng big. Yan. Inayos ko lang yung tali. Nandun lahat yung mga big, no? Bali, 8 piraso. So, sana ito, marami yung anak niya, no? Sana marami. At itong isa, sa susunod na buwan, yun din yung ano niya, yung due date niya. So, hintayin din natin yan. Medyo malaki na rin yung dyan. Ito, isang paano ba malalaman kung malapit na manganak yung ating inahin? Ayun. Unang-una, yung dede, pipisilin natin, no? Pipigay natin kung may lalabas na ng gatas. Kapag pinisil mo na marami ng gatas na lumalabas, ibig sabihin nun, anytime, manganganak na yan. So, kanina, tinignan ko siya, marami ng gatas na lumalabas, no? So, ngayong gabi, maanganak to. So, yun ang papantayan natin. At isa pa, may kita nyo na pag dinagyan ko ng pagkain, ha, kunti. Ayaw na niya kumain. Tapos, lagi na lang yan nakahiga at yung hinga niya, malalim na niya yung kanyang paghinga. Kumbaga, parang hinihingal. So, ngayong gabi, titingnan natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya pag nanganak siya. So, yung mga manok pala, no? Wala akong update sa inyo sa mga manok. Hindi ko na ipapakita kasi ngayong araw, ngayong hapon lang, medyo uminit, umaraw, no? Pero kaninang umaga, papatak-patak pa rin yung ulan. Kaya hindi ko sa inyo may pakita, hindi ko rin may ilabas. Ayan. Ayan, makikita nyo mga kabungid, oh. Ayan, marami nang nalabas na gatas. Ayan, sumisirit na yung gatas. Ayan. Ibig sabihin yan, malapit na yan mga anak. Anytime. Anytime ngayong mga oras na naghihintay natin, no? So, sana, marami. At isa pa pala, no, mga kabukid. Kapag magpapanak tayo, kailangan natin maghanda ng mga gamit. Unang-una, yung pang-inject na asa na ba yun? Oxytocin. Yung kailangan po natin yun. Yung oxytocin, ginagamit yun kapag halimbawa,
may dalawa na isa o dalawa nang nakalabas, tapos medyo matagal yung kasunod. Yun, kailangan natin mag-inject nun. Injectan natin ng oxytocin para makalabas na yung mga susunod. Kasi kung hindi natin na-injectan at hindi tayo marunong magdukot, mamamatay yung biik sa loob ng tiyan kapag natagalan. So kaya kailangan natin ng oxytocin. Tinan ko lang. Meron ako dito eh. Nahanap ko pa. Eto. Ayan mga kabukid. Makita nyo. Oxytocin. Yan, kailangan natin mag-inject kapag pero hindi po tayo pwede mag-inject noon na wala pang lumalabas na biik. So kailangan merong nang nakalabas. Tapos matagal yung kasunod. Yun. Tsaka tayo mag-inject noon. Tapos hindi po ako agad nagpuputol ng ngipin at buntot sa bagong labas pa lang na biik. Yun, naipaliwanag ko yun sa inyo sa nakaraang video ko. So, sana panoorin nyo doon kung bakit. Ayun, kaya hindi ko kailangan ngayon ng gunting. Tsaka pamputol ng ngipin. Kasi bukas ko pa yun, after 24 hours ko yung ginagawa. Sa day 1. So, dahil hindi tayo gagamit noon, yung kailangan natin, ito, yung crate. Tapos, kailangan may ilaw, no? Yung mainit. Ito ang gamit ko, 50 watts lang to, no? Pero okay na to. Tapos crate, kasi paglabas ng biik, dito natin sila ilalagay. No? Tapos, kapag malinis na, at mga, siguro mga, kung halimbawa, 5 piraso na, ilalagay natin doon para dumede. Palidehin natin para mabilis din yung labas ng ibang mga biig sa tiyan. Ganun yun. So, tapos, syempre, yung basahan. No? Basahan. Kailangan natin yun pamuna sa mga biig na paglabas ng mga biig. So, ayun lang yung kailangan natin. No? Yung pang-eject at lagayan ng biig tsaka pamunas. So, yun lang ang kailangan natin ngayon. Ayan mga kabukid, time check, 7:30. Meron na po tayong lumabas na isang biik. Ayan po, meron na isa, babae. Ayan. So, dyan muna siya, no? Ayan, pangalawang biik. Lalaki, yung una, babae. Ayun, may isa pa. Unahin natin itong isa. Ayan, punasan. Ay mga kabukid, meron na tayong tatlo. So hintayin muna na nating mahiga ulit yung ating mamapig, no? Sa ngayon, meron lang tatlo. So napatakbo ako kanina. Bigla kasing tumayo at mga agat. Yan, so hintayin natin, mahiga na ulit yan. Sigurado tayo marami pang kasunod yan. Yan. Hindi ko nakunan kanina yung pang-apat, no?
Nakalimutan kong i-play. So anyway, kapag may lumalabas, kinukuha ko kaagad, no? Napatakbo ako kasi biglang tumatayo. So, inaaway ako. Kaya, pakalabas ng isa, nilalagay ko agad dito. So, kaya ko pala dito muna nilalagay. Hindi ko po agad pinadede. Kasi, nanganganak pa siya, no? Kapag may lumalabas kasi, bigla siyang tumatayo. Eh, delikado, baka maipit yung iba habang dumidede. Kaya, ginawa ko, dito muna sila. No? Oh, ayun. So, abangan natin. Marami, may mga susunod pa yan. Ayan mga kabukid, kung nakita nyo, dinukot ko na, no, kasi natagalan. Nag-inject na ako ng oxytocin. Mga ilang minuto na ayaw pa rin lumabas, so ginawa ko, dinukot ko na, no. So nagugas muna ako ng kamay para malinis, tsaka gumamit ako ng BB oil, papadulas. Ayan. So ayan, hintayin natin, baka lumabas na yung iba. Pag hindi pa rin, dudukutin ulit natin, oh. Ayan mga kabukid, dinukot na natin. Ito yung pang-sampo. So, punasan natin ang puti. Dudukutin natin na natin lahat, no? Para dire-diretso na. Thank you.
Ngayon mga kabukid, meron tayong 13. So, dinukot ko na siya, no? Lahat yung mga natira. Ito na tayo. Ayan. Na, nung dinukot ko, wala na akong nakapa. Tapos, may nakuha na akong inuna na konti. Kaya lang, sobrang lalim na, no? Hindi ko na madukot yung malaking inunan. Siguro, ilalabas na lang niya yan. So, naturukan ko na siya ng oxytocin. So, lalabas na lang yan. Ngayon, 13. Hindi ko pa nabilang yung mga kasarian. So, ayun, babantayan natin. Kasi baka mapaka, no? Tinanggal ko kasi yung harang dito. Masikip na kasi yung inahin natin dito, no? So, ayan. Salamat sa Diyos at nakaraos yung ating mama pig. At binigyan niya tayo ng 13 panibagong beak. Ito, pangatlong ano niya to. Third parity, pangatlong panganganak niya. Pangatlong beses. Yung una, 13 din. Yung pangalawa, 14. Tapos ngayon, 13. So, magaganda, no? Ayan. Alayin ko muna, no? Kasi babangon yung mama pig natin. Baka mapakan. And update lang mga kabugid. Meron tayong good news, no? Lumabas na yung inunan at may kasamang isang biik, no? So buhay pa yung lumabas. Kaya nadagdagan yung ating piglets. So bali 14 lahat. So ang problema, meron tayong problema. Yung isa, kanina pa nilalamig, no? Kaya ginawa ko, hiniwalay ko muna, nilagay ko dito para mainitan. Ayan. So, ayan, nagpapadidilot. So, masaya tayo na nalagdagan pa ng isa. So, sana maging okay tong isa, no? Kasi nilalamig. Pinainitan ko muna. Ayun mga kabukid, nabawasan tayo ng isang biik. So hindi nakadede ng maayos kasi inaagawan ng mga kasama niya. Yung dede kasi ng mama pig natin, 14 lang. So 13 sila. So hindi makadede ng maayos. Tapos nilamig siya kaya inilawang ko. Kaya lang mga ilang minuto naghingalo na, so na-revive ko siya. Kaya lang wala talaga. So pero meron din tayong good news. Paglabas ng inunan, merong kasamang isa na buhay. Yun. So yung dating 13, nabawasan ng isa pero mayroong kapalit na isa. So hindi talaga lagi talagang meron talaga laging nababawas. Simula nung manganak tong ano, yung inahin natin, laging may namamatay. So hindi may iwasan, no? Lagi kasi marami yung ano nito. Laging marami yung binibigay sa atin na biik. Una, 13. Pangalawa, 14. Ngayon, 14 ulit. Yung dede niya, 14 lang. Saka, kaya nag-aagawan sa dede.
Oh, hindi ko naman sila malapitan ngayon kasi yung mama pig natin sobrang protective sa mga ano niya, no. So pag papasok ako, inaaway ako. Kaya hindi ko mapadali ng maayos yung mga biik. Buti na lang yung iba, nakakadedi ng maayos kasi talagang nag-aagawan sila, no. Eh yung isa, yung nabawas, medyo mahina. Paglabas pa lang parang mahina na. Kaya pagdating sa agawan, so lagi, ano siya, talo. Ganun talaga siguro mga kabukid, no. Pinilit ko siyang ano, no, i-revive, buhayin, pero wala tayong nagawa. Pero okay lang yun. At least meron tayong 13, no. Sobrang dami na nun. Masaya na tayo dun. So ayun mga kapukid, bukas update ko ulit kayo.